People, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kumukha ng Mama Sam ninyo na mukhang Barbie, di ba? So, mukha akong Barbie buhay. Ang gala-gala ko ngayong gabi to. By the way, so may chika ako sa inyo. Talagang ito, naloloka ako ng bonggang-bongga. Kaninang umaga, Diyos ko, may hot topic doon sa school namin. Ito yung eskwelahan namin. Tapos ito yung temple. As in, konting lakad lang, temple na siya. Nakikita nyo naman sa mga ibang vlog ko, diba? So, yung iskinitang papasok sa school namin, open yon. So, ayun yung parang daan papunta sa school namin. Tapos ito yung gate, talaga yung main gate namin. Tapos yung gilid, may daan yon. Aba, Diyos ko Lord, meron doon lalaking nakatayo. Alam mo kung anong ginagawa niya? Nagbabalbal siya. So yon, so nakuha na siya ng CCTV. Kaya naman kumalat yon kagad sa aming mga line. Nakakaloka, around 8 a.m. ng umaga. So yon, talagang ay nako, nawindangan lahat. At ito si PE teacher, syempre active, may dalang pamalo. Tapos yon, dinampot nila at dinala nila doon sa may kanto, dito sa may tabi lang ng school namin. So kahit nga ako after kong magbasa, so pumunta na ako doon at chinek ko ng lalaki. Aba, ang gwapo. Totoo. May itsura siya na talaga namang ay nako, masasabi mo, hindi mo maiisip na gano'n ang gawain niya. Nakakaloka at may ID, may credit card. Maayos naman siguro yung pamumuhay niya. Good looking. Talaga. Sabi nga ni PE teacher, naloka siya eh. Pagkatapos, eto na, ang nakakaloka. Diyos ko yun. Siyempre, dinampot siya ng police. Tumawag sila PE teacher ng police. Sa kabilang banda, naaawa ko kasi, alam mo yun, yung parang ang pangit ng experience niya. But sa kabilang banda, syempre yung protection namin sa mga bata ang iniingatan namin. Hindi namin alam kung ano yung tumatakbo sa utak niya kasi hindi normal yon. Hindi naman siya nagdodroga, hindi naman siya nakainom. As in normal, pag nakausap mo siya, normal siya. Ayun nga lang, medyo may problema ang pag-iisip niya kasi parang gawin niya yon sa public, nakakaloka, di ba? So yon, so sabi ko nga, sana tinawag niyo na lang ako at sinamahan na lang kita sa bahay ninyo. Charot! So yun, kasi ayun ako, promise, walang baklang aayaw sa kanya kasi sobrang gwapo niya, matangkad. So yun, tapos niloloko ko nga si PE teacher, sana ikaw na lang yun ng video ng gano'n. Charot! Sabi ko, kaya ikaw wag kang gagawa ng gano'n ha. Tawagin mo ako kapag gusto mo. Charot! So yun, naloka siya ng bonggang-bongga. Actually, tinanong ko nga siya nung nagla-lunch kami. Sabi ko, ano bang masama doon sa ginagawa niya? Tapos sabi ni PE teacher, hindi masama yung ginagawa niya. Ang masama, ginawa niya in public. Siyempre, may mga bata tayo. Sabi ko, oo naman. So yun, so protection din kasi talaga sa mga kabataan namin. Yung mga estudyante namin. Saka siyempre yung mga babaeng teacher, katulad ko. Charot, so pag nakita niyo akong ganito, Diyos ko, gagahasain niya ako ng bonggang-bongga. Saka hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak niya mamaya. Alam mo na, di ba? Diyos ko, Lord, nakakatakot. So yun, dinampot na siya ng polis kanina. Hindi ko alam kung pinakawalan siya. Kasi nakatira lang siya around school. O, di ba? Kakaloka. So, katakot. So, ang naisip ko nga kanina, hindi pala lahat ng taong kaharap mo talaga ay nako, matino. Anytime, pwede kang magkaroon talaga ng problema sa ibang tao. Diba? Na hindi mo namamalayan. Kasi, kung titignan mo lang yung physical na anyo niya, okay naman. Mukhang mabango naman. Pero yung pag-iisip ng tao talaga, yun talaga yung problema. Diba? So, yun. So, natatawa nga si PE teacher sa akin kanina kasi parang sabi niya, o doon ka, sabi ko, ba't may dala ka namang pamalo? Di sabi niya, syempre, mahirap na. O, diba? So, yun. So, naisip ko, nasa danger kami kanina. O, danger talaga. So, eto, Diyos ko, marami tayong pag-uusapan ngayon ng bonggang-bongga na magtataas talaga ang mga kilay ninyo. Kaya, guys, hindi na natin patatagalin. Eto nga, Mirhan Hipolito.
pasabog ang ganda. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Oo nga, si Mirhan Ippolito, sobrang gusto ko yung atake niya ngayon dito sa Binibining Pilipinas. In fairness sa kanya, yung dati fierce yung nakikita mo ngayon, ay nako, isang dalagang Pilipina. O, di ba? Talagang masasabi ko yung beauty niya pang Binibining Pilipinas. At yung beauty ni Mirhan Ippolito, hawag niyong isnaben. Dahil hindi lang basta-basta kung ano-anong corona ang pwedeng iputong sa kanya. Kahit ang Binibining Pilipinas International ay pwede niyang makuha dahil yung kanyang styling talaga totally nag-transformation. Sobrang ang ganda ni Mirhan Ippolito ngayon in fairness sa kanya, di ba? So ako gusto ko nga siyang manalo ng Binibining Pilipinas International kasi alam mo yun, yung try naman natin yung Morena Beauty, yung talagang true Pilipina beauty ang ipadala natin sa Miss International. Oh, di ba? Sa parang mas bongga, mas panalo. Oh. So yon, at eto nga, Diyos ko, isa pang balita, Brazilian beauty, Miss Charm at Miss Grand, sino ang tunay na mas maganda para sa iyo, Mama Sam? Ako to be honest, in fairness sa mga Brazilian beauty ngayon, iba ang beauty nila na ino-offer ngayon, di ba? Napansin ninyo, kasi dati, yung mga Brazilian na ipinapadala sa Miss Universe, hindi naman ganyan kaganda. Pero ngayon, ito talaga, masasabi ko, lalo na si Isabella, si Miss Grand, ang ganda-ganda niya sa personal, nakakaloka. Sabi ko nga, pwede siya sumali sa Miss Universe. At hindi lang yon, talaga, yung amo ng mukha, para siyang anghel na nalaglag sa lupa. In fairness sa kanya. Pero mas gusto ko pa rin si ano, si Miss Venezuela na nanalong Miss Grand. Para sa akin ha, si... Kasi yung beauty niya, iba din talaga. Ito din naman, iba din yung beauty. Perfect masyado yung mukha niya. But, ayun nga, mas gusto ko si Miss Grand kaysa kay Miss Charm. Pero mas panalo ang corona ng Miss Charm. Di ba? Para kasi yung mukha kasi ni Miss Charm, medyo may pagka-matured. Etong kay Miss Grand, medyo talagang baby face talaga. Di ba? So yun. But anyway, congratulations sa mga Brazilian. Kasi tignan nyo naman, di ba? Talagang back-to-back sila. So, congratulations. So, eto na. Sabing ganon. Si Herlyn Budol, sasali daw sa Miss Grand Philippines. Chika mo. Actually, alam ko na yan. Kasi di ba yun nagka- ano kami, video call, sinabi niya yun sa akin na plano nga daw niyang chumoy sa Miss Grand Philippines. So yun. At nakita ko talaga, meron siyang tinatawag na ano, wow factor. Yung beauty niya, pag unang tingin mo sa kanya, parang magagandahan ka talaga sa kanya. Huwag lang siyang magsasalita, sa totoo lang. Pero maganda talaga si Harley. Ang ganda. Yung meron siyang tinatawag na extravaganza beauty. Parang feeling ko, kaya niyang manalo ng Miss Grand Philippines. Lalo na alam natin na paborito siya ni Mr. Nowat, di ba? By the way, so tingnan natin kung ano ang eksena ipapakita ni Herlyn Budol dito sa competition ng Miss Grand Philippines. Feeling ko kakabog yan. Lalo na yung mga materials na ginagamit nila. Talagang masasabi ko na, well, oh my God, ang ganda. So siguro hakot award na naman niya sa Miss Grand Philippines pag nagkataon. Alam mo na, yung mga sponsors, o di ba? Kasi, ganoon naman eh. Sabi niya nga gusto daw niya pagbigyan mo na yung manager niya. O di ba? Kaya gusto niya sumali sa Miss Grand. Eh, malay mo naman. Kumabog ang lola mo at siya may padala natin sa Miss Grand Philippines. Ayun na yung masasabi ko na tama yung panahon. Yung alam mo, tinapos mo yung Binibining Pilipinas journey mo. And then after that, nagpahinga ka konti. And then yan, pumunta ka sa Miss Grand. Kesa yung pinilit ninyong pumunta sa Miss Planet. Ayun tuloy, nawala ang ningning. Charot, so yun. By the way, congratulations ngayon pa lang. And good luck dito kay Herlyn Budol! So yon, so ito pa ang sumunod na chika. Ay nako, medyo ano to, nakakaloka talaga. Miss World, cancel na naman. Balita nga na ang Miss World ay magaganap nga this coming May sa Dubai. Pero ngayon, ewan ko kung ano na naman yung nangyari. Dahil cancel ang Miss World. Postpone sila, hindi pala cancel. Postpone, magaganap na siya sa December. Kung ano yung dahilan, hindi natin alam. Diba? So yun, gano'n naman yung Miss World eh. Ang dali lang nilang mag-cancel. Nakakaloka, no? Kung ako sa kanila, yung taon na to, i-cancel na nila. Kasi kawawa, tingnan mo nga ah. Sa bagay, etong pambato natin,
na si Gwendolyn, pwede naman siya mag-extend hanggang December. Kasi yung beauty naman niya, alam mo yon, yung bata pa siya, hindi naman siya overage. So para sa akin, pwede siyang lumaban sa Miss World. Pero ang nakakaloka kasi, kung mag-Miss World Philippines this year, so ano mangyayari? Di ba? So pending na naman for another year. So katulad ng Miss International, ganun ba? Kaya ang sinasabi ko, sana mag-skip muna ng isang taon para hindi sila yung, alam mo yon, yung parang git-gitan. So feeling ko walang Miss World Philippines this year. Feeling ko lang ha. Feeling ko, siguro kukuha sila ng appointed sa mga runners-up sa Miss Grand Philippines. Kasi magkakaroon sila ng Miss Grand Philippines. So, nakakaloka. So, paano to si Miss Thailand na sinasabi gano'n? Ako, mananalo. O, diba? Parang, ay nako, hindi para sa kanya yung corona. Para sa kay Philippines to. Charot! And then, etong si ano, si Nadavi. O, diba? Isa din to sa mga naka-lineup na gustong ipadala ng South Africa. Ano na mangyayari sa kanya? So, thank you girl na rin siya. So, nakakaloka. Nawindang nga ako dito sa ano, sa Miss World. Ang Miss World talaga, no, parang ang pangit na. Akala ko ba may budget sila? Akala ko ba meron silang million-million? O bakit ngayong cancel? Bakit ba hindi maipush? Diba? Bakit sa December na naman? Ayan yung mga tanong natin. So, hintayin natin yung more update at paliwanag nila. Nakakaloka ang Miss World. Sa totoo lang, sobrang nawindang na ako sa kanila. Eh kasi diba sabi nila, May. Actually, dapat nga yan March eh. Kasi parang overdue na sila. Kasi last year, March sila nag-pageant. And then May. So, doon pa lang sa May. Parang ang tagal na. May, March, April, May. So, overdue sila ng dalawang buwan. And then ngayon, sa December na lang. So, parang isang taon na rin yung nawala sa kanila. Ay nako, nakakalungkot talaga yung Miss World. Siguro, dahil siguro ayaw nila mag-pageant ng December uli. Kumbaga, parang gusto nila, parang kung mag-December sila, sa isang taon na uli, by December. Eh, paano naman kasi sobrang delay na talaga nila? Ewan ko ba dito sa Miss World? Pwede naman sila mag-pageant now, tapos mag-pageant uli sila sa December. Eh, ayaw siguro nilang gumastos. Ayun yon. So, wala tayong magagawa. Decision ng organization yan. So, i-postpone yung kanilang pageant. So, hintayin natin sa December. So, sa December, dalawa ang pageant. Miss Universe at saka Miss World. Ah, Miss International din. Diba? At sige, tingnan natin kung ano yung mangyayari. So ngayon, mas angat ang Miss Universe kasi meron na silang booking for next year na gagawin nga dito sa Thailand by October. And then, ito namang Miss Universe, Miss World, wala pa. So pending sila. So tingnan natin kung ano yung mangyayari. Nakakalungkot lang tong balitang to kasi parang kawawa naman si Gwendolyn. Ang tagal-tagal niya lang naghihintay ng laban niya pero ganyan pa rin ang ending, di ba? Parang waiting. Malay mo naman, so hintay ka lang na. So may mga panahon ka pa i-prepare yung sarili mo ng bonggang-bongga hanggang sa makuha mo na yung corona ng Miss World. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Naloka din ba kayo ng bonggang-bongga? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. At saka syempre sa mga hindi pa po nakakasubscribe, sa ganda kong to, mag-subscribe na kayo. Huwag kayong umarte. Charot! So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!